Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ulit sa inyo. At napaliwanag ko po dati ang about tungkol po sa vinyl at mga cassette tapes. At sa ngayon po, mayroon naman po akong panibago sa inyong ipapaliwanag tungkol sa aking mga koleksyon tungkol sa mga cassette tapes. Kaya, tunghayan po ninyo. Hello, kumusta? Nung nakaraan po mga aking vlog, pinaliwanag ko po yung mga koleksyon ko tungkol po sa aking mga vinyl na aming mga nalumaan na vinyl na koleksyon ng aming pamilya. At ngayon po, ipapaliwanag ko po sa iyo ang aking natitira dito mga koleksyon ng mga cassette tapes. Ito po kasi yung mga kapanahonan ko po. Ito po yung mga natatangay kong naging mga libangan noon yung kabataan ako. At sa ngayon po, hanggang ngayon po, tinatangkilik pa rin po ito ng aming pamilya at pinapakinggan. But ito po yung sa ngayon ay koleksyon na ng mga iba't-ibang gustong mag-collector at mag-collection ng mga cassette tapes. Meron po ako ditong natago na matagal na. Ito po yung sikat sa ngayon na tinatawag na Barbie Girl o Aqua. Meron din po ako dito. At ito po ay isa po sa mga naaking mga na-collection. Kung titignan niyo po na matagal na po yung na kanyang cassettes, ng kanyang sa loob ng album at napakaganda po ng cassette. Kaya makikita din po ninyo kung gaano po siya kaganda. Pangalawa, ito po yung isang album na napaka rare na rin kong hahanapin at napakaganda pakinggan. Ito po yung Isabel Granada. Meron pa pong natatangi kong collection about Isabel Granada na hanggang ngayon itinatago ko po. Kaya lang wala po siyang basahan or tingnan ng mga lyrics. But napakaganda at napaka-rare po nito. Si Isabel po ay namatay dahil sa aneurysm. But hanggang sa ngayon po, isa po siya sa pinakamagandang balikang Carol Banawa, isa ito sa mga napakagandang singer na iniidolo ko hanggang ngayon. Dahil isa ito sa mga sikat sa hanggang ngayon sa vlog, lalo na yung kanta niyang Iingatan Ka na patungkol po sa mga nanay at sa ibang taong mahal sa buhay nila. Napakaganda po ng album ng Carol Banawa dahil ito isa din po ito sa mga rare na paborito ko po hanggang ngayon. Pinapakinggan ko po sa iTunes at sa Spotify. At ito po yung mga songs at saka flyers na napakaganda at napakalinaw at napaka view ng kinuha ng album niya at talagang napakaganda yun. Kung ano po ang pabalat ng kanta, yun din po ang kasing ganda ng kanta niya. At ito po, isa po din ito sa mga paborito kong artista hanggang ngayon dahil isa po ito sa nag-portray ng paborito kong late singer na si Selena. But bumili po ako noon ng kanta niya. Pinakinggan ko, napakaganda talaga at napakahusay kumanta at sumayaw ni Jennifer Lopez. Isa din po ito sa mga natatangi kong koleksyon na paborito kong singer hanggang ngayon na inaidolo ko. Siya po ang wala ba si Selena. Kung naaalala po ninyo si Aaron Carter, isa din po ito sa kagaya ng hair ko na may growth dilaw kasi iniidolo ko din po siya kasi batang 90s po ako. Isa din po ito sa mga iniidolo ko at paborito pong singer nung kabataan ako. Hanggang ngayon ang tinatagin kahit patay na po siya dahil sa kanyang pangyayari sa buhay niya, karera. Huwag din natin pag-usap. Na yan, napakaganda po yung ano niya loob. Tapos kung titingnan niyo po yung loob ng ano, meron din pong about patungkol sa mga lyrics at mga about sa kanyang mga kanta. Kaya napakaganda din po ng kanta ni Aaron Carter. Ito po, Mariah Carey. Wala na po akong masasabi sa singer na ito dahil ito po sa mga personal favorite kong singer na napakaganda ng boses. Isa din po itong paborito kong album na Music Box at Rainbows. Pero kung pagpipiliin po ako sa ganda ng kanta ng album, ito po kasi yung medyo memorable sa akin. Kasi subok na makanta dito dahil nandito po yung Hero, Dream Lover, Without You, napakaganda. At kung magpipili ka ng songs na album na gusto kong pagpipiliin kaysa Rainbows, mas gusto ko po ang Music Box kasi napakaganda at napakahusay kumanta pa siya at napaka-melody at talagang balad na balad po yun.
sa Rainbows. Napakatindi ng Rainbows kasi singer talaga si Mariah Carey. Pero kung pagpipilian ako, the best po talaga ang Music Box. Kung titingnan niyo po talaga ang Music Box, kasi tips yan po. Maganda ha. At ito po yung kung bubuklitin niyo po, ayan po siya. Napakalinaw ng mga patungkol sa kanta. Mga lyrics. Kaya the best po talaga yung Music Box. Samantalang yung Rainbows, maganda rin yung mga kanta niya. Napakalabat. Lumalabas kasi sa Rainbows na para na din po siyang R&B, but meron din pong mga magagandang lyrics na isa ditong hindi ko makakalimutan yung Can't Take That Away. Yan po, at least iba-iba pong mga kantang napakaganda. Take a look at me na magagaling by Pimpio Bones. At hindi rin na napakaganda ko pala. Sino pong nakakaalala kay Ariel Rivera na isa sa din na pinakamahusay na singer ng panahon ng henerasyon noon ng late 90s, ay late kasagsagan ng 80s hanggang mag 90s. Napakaganda po ng Simple Lang, isa sa din sa napipikingan ko dati sa radyo at nakikindan ko din dito sa karaoke namin ngayon. Meron hanggang ngayon ay natatago ko pa. Ito po yung loob ng pabalat ng Ariel Rivera, napakagwapo po talaga niya. At napakaganda din ng mga kanta niya sa loob at mga lyric ko. At meron pa siyang pirma. Yeah. The best po ito sa aking Ariel Rivera Simple Lang. Kaya, yun, hanggang ngayon, pinapakinggan ko din po siya. Medyo may pagka-emotional yung kanta, but may part din na napakaganda yung Simple Lang, na napakasarap pakinggan. Para kang hinaharana at liniligaw. Ayun, ito po yung isang paborito kong artista na kasabay sa bayan ko po. At kung titingnan din po ninyo, napakaganda din po nung pabalat niya. Wala pong iba siya na artista nung ABS-CBN, ang TV na walang iba, si Rica Paraleo. Kung titingnan niyo po yung album niya, subaybayan ko po siya, nagsimula ng maging singer siya. Napakaganda din po ng album niya. Ito siguro yung sinasabing, ewan ko kung first album niya to, parang I think first album niya ata or second album. Hindi, wala akong idea. But kung titingnan mo yung dub ng album niya, napakaganda talaga yung ano. Sa TGIS kasi ito hanggang ang TV, inaabangan ko po talaga siya si Rica. Isa kasi sa napakagandang golden voice, nakasabayan ni Rica Paraleo yung mga OPM princesses of the 90s na talagang napaka-the best na mga kanta niya. Kaya hindi until now ngayon, iniidolo ko po siya dahil you should know by now who broke your hearts at iba pang mga makakanta mo napakaganda. At ito, Sheryl Cruz. Naalala pa ba ninyo si Sheryl Cruz? Si Sheryl Cruz po isa sa mga singer at artista ng taon ng 80s hanggang 90s na katamba ni Ronnie Sermenta. At meron din pa akong collection nito hanggang tinatago ko po. Napakalinaw at napakabago pa po ng album niya. At wala siyang details, basta ganun lang. Pero at least, napakasabi ko na nga ba, Mr. Dream Boy, may was napakaganda yung mga kanta songs niya. Kaya the best pa rin si Sheryl Cruz para sa akin. Isa din po siya sa mga nagagandahan kong boses sa radio at sa kasi tips until now po. At ito po ang nataling artista na Filipino American artist, Black American, sabi nila na Joy Reyes. Isa din po ito sa mga nung kapanahonan kung kasagsagan na kasikatan niya, napakaganda yung mga dance movie niya, dance album niya na hanggang ngayon napapakinggan ko pa rin sa radio. But nung 90s, talagang sikat na sikat po siya talaga siya. At hindi mahuhuwaran yung mga kanta niya. At talagang siya pa yung nagpasikat na Filipino American artist ang dating. At kung titingnan niyo po ang loob ng album niya, asa na ngayon, hindi ko na nakikita ng si Joy Enriquez kung asa na siya ngayon, kung kumusta na ang buhay niya. Wala akong idea sa kanya. Yan po, nakita po ninyo yung album niya na hanggang ngayon talagang Do You Miss Me? Do You Miss? Parang ganun. Talagang I remember nila. Parang ganun. Yan. Marami kayong makikita about tungkol po sa kanya.
At last po, walang iba, batang 90s pa rin po, Lindsay Custodio. Isa din po sa mga favorite kong singer na kasagsagan po kasabay yung Kuchiba. Meron din po ako. Medyo may kalumaan na yung album na pero nakikita pa pa yung mga details. May mga ano ng lyrics kung po sa kanya. Yan, Lindsay Custodio po. Napakaganda at napaka bago pa ng kasip-stick mo na napakaganda. Alam ko na kung bakit lagi kang nasisip. At saka marami pa ito. Yung of all the things na talagang really babe niyang napakaganda pakinggan at napaka linaw at smooth sa panglasa ng pakinggan kung titingnan mo po. At iyan po ang mga aking collection. Sana po nagustuhan ninyo at mag-subscribe po kayo at parati po kayong mag-subaybay sa mga bago kong mga vlog. Salamat at sa susunod po. Bye-bye!